Simulan natin ang ating video sa isang Bible verse. Proverbs 12 verse 10. Isang mainit na tanghali, kapapanganak pa lang ni Aling Shirley, mga 2 buwan na ang nakakalipas. Habang pinaiinom ng gatas ang kanyang anak, ay may atungol ng aso siyang narinig sa labas. Nung una, ay hindi niya ito pinansin, ngunit habang tumatagal, ay lalong lumalakas ang ingay na nanggagaling sa bakanting lote katabi ng kanilang bahay. Saan ka pupunta? Baka mabinat ka! Wika ni Mang Geraldo, ang kanyang asawa. Hindi mo ba narinig yun, Geraldo? Kawawa naman yung aso. Baka gutom o naipit. Puntahan mo nga. Bahagyang nayamot ang asawa na kanina pa nanonood ng basketball. Napakamot ito sa ulo, kinuha ang kanyang sombrero, saka lumabas ng bahay. Halos puro tambak ang nasa bakanting lote. Mga sira-sirang yero, basag na bote, plastic, at lumang mga kahoy. Hindi nagtagal ay nakita ni Mang Geraldo ang isang tuta. Nagkakakawag ito dahil naipit sa may dulo. Kahit hindi mahilig sa aso, ay nakaramdam siya ng awa, lalo na't madungis na ito at payat. Unti-unti niyang inangat ang yero upang makaalis ang tuta. Ayan, okay ka na. Siguro naman hindi ka na mag-iingay. Agad lumingkis ang tuta sa kanyang binti habang kumakawag ang buntot. Tila ba masayang masaya ito nang sa wakas ay may taong naawa at siya'y iniligtas. Bahagya niya itong hinawakan sa ulo. Patuloy na naglalambing ang masayang-masayang tuta. Tumayo si Mang Geraldo at tumalikod, ngunit hindi na siya tinantanan ng tuta. Sumusunod ito sa kanya kahit saan siya magpunta. Hindi kita pwedeng iuwi. Ano ka ba? Dadalhan na lang kita ng pagkain. Ay, sige na nga. Bahala na. Binitbit ni Mang Geraldo ang tuta at dinala sa kanilang bahay. Sinalubong naman siya ng kanyang asawa na tuwang-tuwa sa nakita. Ah, ang cute naman yan, Geraldo. Wala bang may-ari niyan? Sa tingin ko, wala na. Kung meron man ay inabandonan na to ng tuluyan. Nilapitan ito ni Aling Shirley at nilaro ang tuta. Mahilig sa mga aso si Aling Shirley. Kaya naman nang marinig niya ang iyak ng tuta, ay sigurado siyang kailangan ng tulong nito. Ano kayang magandang pangalan? Brownie? Common naman masyado. Ah, alam ko na. Dahil medyo peach ka naman. Peachy na lang. Ano ka ba? Common na din yun. Yun nga din yata ang pangalan ng aso nila Tia Salud. Ganun ba? O sige, peachy na lang. Siguro naman wala lang kapangalan yun. Bahala ka. Okay na din siguro.
Pwede na ba ako manood ng basketball? Salamat ulit, Geraldo. Inalagaan ang mag-asawa si Preachy. Kasabay nitong lumaki ang anak nilang si Andrew. Matalino ang asong iyon at napakalambing. Kasakasama ito ni Andrew kapag naglalaro sa labas. Naglalaro si Andrew ng sipa bola nang mapadpad yung bola sa tapat ng isang bahay. Nakabukas ang gate nito kaya nakalabas yung alaga nilang aso. Napaatras si Andrew habang maririnig ang lakas ng tahol ng malaking aso. Agad tumakbo si Preachy at pumunta sa harapan ni Andrew. Lumaban ito ng tahol at hindi nagpasindak sa malaking aso. Hindi nagtagal ay bumalik na rin ang aso sa loob ng bahay. Maraming salamat, Preachy. Maasahan ka talaga, munting kaibigan. Isang gabi ay napagalitan si Andrew ni Aling Shirley dahil sa mababang marka nito sa math. Kinuha ang lahat ng kanyang laruan at kinandado sa cabinet. Wala namang magawa si Andrew kung hindi magkulong sa kwarto saka umiyak. Habang nakadapa sa kama, ay tinabihan siya ng alagang aso at nagsimula itong maglambing. Animo'y nakakaramdam ito na malungkot ang kanyang amo. Tuwing umaga ay si Preachy din ang gumigising kay Andrew para pumasok sa eskwela. Kung hindi hihilahin yung kumot niya ay didilaan siya nito at tatahulan hanggang sa magising. Hindi malilimutan ng mag-anak kung paano iniligtas ng kanilang asong si Preachy ang kanilang padre de pamilya mula sa bingit ng kamatayan. Mga alas 10 ng gabi nang nakauwi si Mang Geraldo galing sa trabaho, nabuksan na niya ang gate ng bahagya nang may biglang dalawang lalaking lula ng motorsiklo ang pilit hinahablot ang bag ni Mang Geraldo. Bumaba pa ang isang lalaki at tinutukan siya ng kutsilyo. Mas lalong naging agresibo yung lalaki kaya natamaan siya sa may braso. Panay ang tahol ni Preachy kaya nagising ang mga kapitbahay, pati na rin sila Andrew. Lumabas ang kanyang anak na may dalang pamalo at tuluyang pinakawalan si Preachy. Bago pa man tuluyan makaalis ay dinambali Preachy ang lalaki at saka ito kinagat. Nagsilabasan ng mga kapitbahay at kinuyog ang dalawang lalaki saka dinala sa presinto. Lubos ang pasasalamat ng mag-anak sa pagpapakita ng katapangan ni Preachy. Dumating ang panahon na nagkolehiyo na si Andrew sa Maynila. Dahil malayo ito, ay minsan lang sa isang buwan siya umuwi. Masayang masaya si Preachy na dinadamba ang amo at dinidilaan sa tuwing siya ay uuwi sa kanila. Ilang taon pa ang pinagsamahan ng magkaibigang Andrew at Preachy. Hanggang napansin nila na hindi na ito kasing ligalig katulad ng dati. Madalas na itong natutulog at tahimik lang sa isang tabi. Gayunpaman, ay nanatili ito sa tabi ni Andrew. Ilang taon pa ang lumipas at kinasal na rin si Andrew. Ipinagbubuntis ng kanyang asawa ang kanilang panganay nang tuluyan ng mamahinga si Preachy. Maraming salamat, kaibigan.
Hindi mo ako iniwan hanggat hindi mo nakita na may mag-aalaga na sa akin. Mahal na mahal kita, Preachy. Inilibing nila si Preachy sa kanilang bakuran. Madalas ay nagigising si Andrew na para bang nakikipaglaro sa kanya si Preachy. Makalipas ang isang taon ay kumuha sila ng aso dahil gustong ituro at ikwento ni Andrew sa kanyang anak kung gaano mapagmahal at matapat ang mga aso. Pinangalanan nila itong Tutsi. Nasa sala ang mag-anak at tinuturuan nila ang kanilang anak. This is Mommy, Daddy, and Tutsi. Ngumiti ang bata at inulit ang sinabi ni Andrew. Daddy, Mommy, Tutsi, Preachy. Natulala si Andrew at nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Saka sila nagyakap, mag-anak. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating kwento for tonight. Huwag po nating kalimutan, alagaan po nating mabuti ang ating mga alagang hayop dahil sila ay bigay ng may kapal. Ito po si Mr. Yo. Good night and God bless.